Ako po si Joey. Isa po akong waiter sa mga catering. Kung saan-saan po tayo sumasama. Sa basta buong area lang ng Bulacan. Ngayon po, pag-uusapan po natin yung itong patungkol sa tela. Ito pong tela na to, mga pang-skirting sa mga catering. Nais ko lang po sanang i-share sa inyo to. Seriously, what the fuck are you doing? Ito pong nalalaman ko na ito, mga kung anong-anong design na gagawin natin na yari sa tela. Ayan, gusto ko share sa inyo yan, mga guys. Ayan, tela na yan. Hindi po ako professional na nag-aayos talaga ng mga tela. Ano lang po ito, experience lang. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo. Okay guys, sana bago po tayo mag-umpisa, supportan niyo po ang ating channel, Joey Episode 1. Marami po itong, kung susundan niyo po yung channel natin, marami tayong matututunan dito para kung sakali magkaroon din yung anak niyo o mga kapitbahay niyo, pwede niyo to gawing sideline. Pwede na rin kayo na mag-ayos para makatipid kung... Oh my God! Wow! Guys, umpisa natin. Sa tela na to, gagawa mo tayong bulaklak. Ito po ang first una natin gagawin. Ganyan lang guys ha. Mahaba po yung tela na yan. Ayan, nakikita nyo, mahaba. Mahaba yan. Ayan. Skirting po yan. Pang box, kalo, kung ano-ano. Ay guys, umpisa natin yung bulaklak. Ganyan lang guys, una natin gagawin ha. Bibilang yan, tignan nyo po yung kamay ko. Ganyan lang. Tignan nyo po ha. Ganyan lang oh. Naganyan-ganyan nyo lang yung tela. Sa daliri nyo, ganyan-ganyan. Parang nilalamukot lang, madali lang yan. Tapos, ganyan lang. Bibilang lang tayo hanggang 5. O depende sa laki ng gusto nyong bilog. Ito guys ha. Nakakaisa na tayo. Tignan nyo po ulit. Ganyan lang ulit. Yan, ganyan lang. Tapos, tiklop ulit. Hawak. Tapos, napin nyo lang ulit yung mga gilid. Puro gilid lang. Ganyan lang ulit. Yan. Ganyan lang guys. Tapos, lagay ulit. Yung isa guys, kailangan mapunta nyo na kagad sa gitna yan. Nakagitna na talaga dapat yung isa. Yan. Tapos, kunin nyo ulit yung gilid. Ganyan ulit. Ulit-ulit. Ganyan lang. Okay. Apat na sila. Apat. Apat na sila. Isa na lang. Dito na lang sa kabilang gilid. Mahaba po yung tela natin na yan. Kaso eh, nanghiram lang ako nyan para may ma-share sa inyo. Yan. Guys, 5 na. Pero gusto nyo mas malaki, pwede nyo gawing 8 o tig 5. Meron isang nasa gitna lagi. Tapos, lagi kayo may nakagayak na tali. Tali, cutter, o thumbtacks, aspil eh. Ganyan yung mga gamit na mga waiter, mga sanay mag-ayos, ganyan. Tali natin, guys. Tingnan natin yung kalalabasan, paano. Yan. Tali natin. Medyo maliit yung tali. Baka hindi gumanda. Okay. Yan na tayo ng isa. Yan. Tingnan natin guys, pagka binuklat natin siya. Tingnan natin. Pagbuklat nyo, ganun din. Kailangan kung saan kayo nag-umpisa ng dakot na ganun kanina, dun nyo rin siya ano yun, yung pinakailalim. Ganyan. Tandaan lang. Oh. Makikita nyo. Madali lang. Kung titignan nyo, madali lang siya. Yan. Sa akin kasi, di ko masyadong pinag-aralan to nun.
Enter lang ako, punas-punas lang ng plato. Pero bandang uli na pag ano ko na tinry ko na subukan din magayos. Ayun, nadali naman. Pero matagal din. Ayan. Magugulat na lang din yung boss ko niya nung magawa ko dati ng ganyan. Nagugulat, sanay na pala ako magayos. Ayan, yung gitna na lang. Buksan natin yung gitna. Mas maganda kasi pagka merong parang petal sa gitna, para siyang tunay. Ganyan lang guys, gagawin nyo lang ang gitna, oh. Gagawin nyo lang ang gitna. Para na siyang petal, ang gitna niya. Okay guys, nakaisa na tayo. Ayan. Nakaisa na tayo. Isang block lang na tayo guys, okay na, maganda na. Pwede siyang gawin kumbina, yung red yung gilid niya. Tapos, white yung gitna. Gawa tayong isang ganun. Tingnan natin kung maganda kalalabasan. Okay, tabi muna natin to guys. Gawa pa tayo isa yung kumbina. Kahit anong gawin yung kumbina, kung lalaki yung may birthday, kulay blue, tapos yellow yung gitna, mas maganda, iba-iba. Pero ito, ito lang yung tela natin, dadalawa. Ang hiram lang tayo. Gawa tayo nung red tapos white yung gitna, tingnan natin kung maganda kombinasyon. Gawa tayo ng red. Gawa tayo ng red guys. Tingnan natin. Medyo mainit. Okay, dalawa sila. Well guys, turo ko sa inyo ha. Subukan natin i-dikit sa aming dingding. Tingnan natin pagka dinikit. Ulitin nyo lang kung saan siya mas magandang maging tignan. Kung paganyan. Ngayon, pagka nakatingala siya, tingala, huwag ulit ang isa. Pwede din siyang kontrolin sa ilalim. Sa ilalim. Pwede din kuhanin sa ilalim kung saan dyan gusto mong iyan. No? Ilagay yung thumbtack. Didiin mo lang siya. Ayan. Para hindi siya nakatingala. Ayan guys. Okay. Okay guys. Tingnan natin kung para ba siyang tunay na bulaklak. Ito yung may kumbina. Ito yung wala. Ayan. Tundan nyo lang guys yung tutorial natin sa susunod. Mas marami tayong matututunan pagka tinubaybayan natin itong natin. Maraming tuturo sa inyo. Hindi ako professional na ngayon pa lang, baka mamaya may magahal sa akin mga kasama kong waiter. Gusto ko lang share. Ayan. Sunod guys, pag-aaralan natin yung bulaklak naman na ano siya, dikit-dikit naman siya guys. Pag ganyan, pababa. Dire-diretsuhin natin yan. Madalas yung dinidikit yung bulaklak na yun pagka may tent. Pag may tent siya, dun ko nilalagay sa may bakal. Mababas ang diretso sa mga entrance. Ganyan sa entrance, tapos yung bulaklak na dikit-dikit na pababa. Yan ang susunod natin yung step. Pero magkasama lang sila sa episode 1. Magsasamahin lang natin sila. Moments later. Sinasabi ko sa inyo kanina na pagkatapos natin gawin yung dalawang uri ng bulaklak na yan, gagawin naman natin ngayon yung bulaklak naman siya, purong naman siya pababa, isang diretso.
Kadalasan ko ginagamit yun guys sa pag may tent na inarkila o basta may stage. Kadalasan ko nilalagay yung bulaklak lang sa mga gilid, siyang diretso pababa. Kung dalawa yung poste, dalawa, kung apat, apat, mas maganda. Basta marami tayong telang dala-dala. Ayun guys, kailangan yung istro, kailangan kung ilang gusto mong gawin, kailangan yung istro mo laging nakareact, tsaka yung cutter mo. Ganyan yung mga gamit ng waiter. Cutter, istro, thumbtack, saspire. Okay na yun. Pag sanay ka na, pagka may dala ka lang ganun, tawagin ka sa iba. Okay na. Minsan, ngayon lockdown, nagiging sideline ko to sa ano. Kaya yung ibang di nakakaalam, pwede nyo rin itong gawin sideline. Yung pag-ayos ng tela. May birthday na dyan sa bahay nyo, kapitbahay nyo. O nanay mo, tita mo, kahit sino na. Pwede nyo gawin sideline. Pero, tandaan nyo lang mga boss, amo, madam, na huwag kayong magpepresyo. Kung gano'n lang yung ano nila, yun lang, mas maganda. Kasi pag presyo, parang pinag-uusapan na talaga nung pera. Para bang tulong lang, share ko lang. Makatulong lang ako sa inyo, makatulong din kayo sa mga kapitbahay nyo, kung kanino man gusto nyo. Para bang share-share lang, tungo-tungo lang. Pero nasa inyo rin yun, kung gusto nyo mag-presyo, nasa inyo rin yun. Pero ako kadalasan, pagka meron ganun, kung ano lang yung kaya nyo ma'am, ganyan-ganyan, basta hindi kayo talo, hindi ako talo. Mas maganda. Mas patas ang laban. Pisa natin guys yung sasabi kong isang uri ng bulaklak para maintindihan nyo. Yun lang ulit. Isang mahaba to. Kaya kung anong gusto kong gawin sa tela na to, magagawa ko. Ayan. Yun lang ulit. Hanapin natin yung gilid. Yung gilid. Huwag kayong gagaya sa iba na pag gumawa ng bulaklak, ginaganyan lang, ganyan-ganyan lang, ginaganyan. Mabilis silang matapos, pero hindi maganda yung kinakalabasan. Hindi ka mukha niyang ganyan. Magulo, magulo siya. Huwag po yung ganon, kasi gagawa ka lang din, de. Siyempre, mas maganda na. Ayan, pisa natin guys, ha. Hanapin natin yung gilid. Ayan, ganun lang ulit. Gaganunin mo lang ulit yung tela. Mas maganda kasi pag ginaganyan mo yung tela. Ayan. Tapos, ayos ganyan. Ayan. Bibilangan nyo, ha? Isa. Kaysa na tayo. Okay. Dalawa. Dalawa. Depende pa rin sa inyo to kung gano'n gusto nyo kahaba na gawing bulaklak pababa. Depende pa rin sa inyo yun. Ayan. Okay. Pero ako, kadalasan kong ginagawa, ayan. Puro tatluhan lang. Puro first three lang ang gagawin natin. Pero yung kada first three na yun, kada tatlo, isasama din natin dyan mamaya pag didikit-dikitin din natin. Ngayon, talian muna natin itong isa. Gagawin ko lang muna ngayon hanggang maigsi kasi masyado pag tatlo lang. Hanggang apat na ganito. Apat na ganito gagawin natin. Na puro pa diretso lang para pag binuksan mamaya makikita yun. Tali natin guys. Ayan. Gwapa tayo guys, ha. Puro ganun lang. Mahuhuli nyo yung kamay ko pagka lagi nyo tinitingnan, ha. Puro ganyan lang, oh. Ayan. Pero pagka nakagawa ka na isang ganyan, siguraduhin mo yung kamay mo dito mo lalagay. Para hindi sila maglayo mamaya pagka idinikit mo kung saan mo man gusto idikit. Hindi sila maglalayo. Ayan. Iawang ka lang na pagitan, ha. Yung palad mo lang. Yung palad. Ayan guys, yung palad lang. Tapos, pagkahawak mo na, kunin mo na ulit yung gilid. Ganyan lang ulit. Tapos, gawa ko ulit ganyan. Ayan. Pag mo lalakihan yung ganito, ha. Magiging pangit pag malaki. Kahit ang bagay sa bukan, pangit, yung malaki. Ayan, puro gilid lang. Puro gilid lang siya, ganyan. Para bang paulit-ulit lang. Pero, maganda ka nakalapasan. Basta huwag kang magmamadali. Kahit anong bagay na gagawin mo, huwag kang magmamadali. Kasi, pangit, kakalapasan. Ayan.
Hey guys, nakatulo na ulit tayo. Dalihan natin. Yan, marami yung tali. Dalihan ulit natin siya. Yan. Dalawa na siya, dalawa na. Dalawa pa tayo, dalawa pa. Para mas maganda. Tandaan nyo, ayun, palad. Isang palad ang pagitan, gaganyan mo sa tabi ng telang ginawa mo, ulit-ulit. Okay. Okay. Diretso lang siya. Ayan. Mas maganda kasi pagka dalawa, hindi para makita nyo yung galaw ng kamay ko. Ganyan lang ulit guys, diretso lang. Ayan. Puro ganyan lang. Mas maganda kasi pag mahaba, eh kasi gagawin lang natin ganyan hanggang apat. Para mabilis lang. Ayan. Pangatlo na to. Ayan, pangatlo na yan guys. Ah. Pangatlo na. Okay, tali na ulit natin. Pag ito na pag-practicean mo, na sanayan mo sa inyo. Marami na sa iyong kukuwang mag-cater dito sa Baliwag, Bulacan. Maraming magagaling na ganito. Marami kong kilala na nag-aayos na magagaling. Unang-una kay ano, Boss Henry. Napakagaling mag-ayos. Ayan, ulit lang ulit, pang-apat. Tuwalo tayo. Pang-apat. Pang-apat na to, malalaman na natin yung kalalabasan. Ayan. Ganyan lang, ayan. Pang-apat. Puro ganun lang lagi yung kamay. Alit-alit natin. Tali ulit natin yan. Ang apat. Tali natin. Ngayon, kung sabi ko sa inyo, yan. Ito lang kasi yung available natin tela. Ito lang yung nahiram ko. Wala naman tayo sariling tela. Kung ano yung motif, mas maganda. Kung may motif na kung ang gusto ng ano eh. Kung babae siya, yellow, mga ganyan, pink. Mas maganda pagka ginawa niya siya ng bulaklak ng gano'n, pink. Kasi ito, parang ano siya, common na yung kulay niya. Hindi nakamukha ng mga dating magaganda yung tela. Meron mga sky blue, pink, mga ganyang kulay, magaganda. Dikit natin. Tignan natin pag dinikit kung maganda. Tignan natin yung kalalapasan niya. Ganun lang ulit, pamtak sa ibabaw. Dikit natin guys ha, sama natin dyan. Yan. Okay. Mahaba siya. Natin, mapansin nyo para siyang saging. Diretso lang siya. Pero, ayusin muna natin. Basta gumanda yung pagtamtak mo sa likod, ayusin muna natin. Yung nakabatak siya. Yan. Pero pag sa mga bakal na, tali nyo na lang ulit. Pag sa paan ng tent, tatali nyo na lang ulit. Oh, delikado. Nasaan? Yan. Pag nakatali na siya, ganyan. Guys, pag nakatali na. Buksan natin isa-isa, pababa. Tingnan nyo guys kung ano mangyayari sa ginawa nating design na ganyan. Ito, una pa lang ito, first episode pa lang. Nakikita natin. Yan. Mabuksan mo lang lahat yan. Ayan. Itingnan natin ngayon kung maganda ba kalabasan niya.
Ay, saan to pwede nyong gawin? Sa Dibu, Binyag. Yan, bukas ka lang ng bukas dyan. Ang hirap nyan, parang di na nila alam kung paano yung paano ito ginawa, paano na ano ito. Dahil kasi wala siyang pagitan. Makapasin nyo, dire-diretso siya. Yan, buksan lang natin ang buksan, yung mga ginawa natin kanina. Yan guys, nakakaroon na siya ng korte. Maano na. Yan. Medyo matagal nga lang gawin. Kaya lang, pag talaga sa actual na na event, maganda to. Kung gagawin nyo, mas maganda. Kasi yung ibang kaiter, kung ano lang yung ayos na gusto nila, yun lang. Pero kung sa'yo, gagandahan mo, parang ikaw na din magdadala ng kaiter nyo pag maganda yung ayos mo. Lagi kayo makukuha kasi maganda magayos, ganyan-ganyan. Tsaka kailangan good service pagka waiter ka. Bawalan tamad kasi mapupunan ka ng mga kasama mo, bawalan tamad. Lalim. Pag ginanyan kita mamaya, patayin mo na pagkatapos ko mong salita. Ayan guys, maganda siya, para siyang saging, dire-diretso, pababang ganyan. Pagka manual mo to nakikita, mas maganda kasi nasa video lang, kung manual, mas maganda. Para siyang saging, pero bulaklak, maganda. Ayan. Ayan. Guys, makapansin mo, maganda yung ginawa natin bulaklak. Ito yung una, yung wala siyang kumbina. Tapos yung pangalawa, may kumbina. Kahit anong kulay ng bulaklak, tela, kung anong kulay niya, mas maganda kung ano gusto mong kumbina. Kulay pink, tapos yung gitna niya, yung petals niya, kulay yellow, mas maganda. Parang ano lang to, sample lang. Baka gayaan nyo din yung gantong kulay. Pangit to, pagdating sa event, pagka ganun lang kulay gusto nyo. Yan. Maganda. Pwede din gumawa ka ng red. Basta, ganun lang lagi yung step pagka ganito. Puro tatluhan, puro pag ganun lang daliri mo. Tapos, ito yung ganito. Pag gusto mong mas malaki, damihan mo yung bilog sa kamay mo. Kung gusto mong mas malaki, kung gusto mong mas magarbon tignan. Kaya lang yung malalaking ganun, mahirap na siyang dakutin ng kamay mo. Mahirap taliin. Kailangan dalawa na kayo, may tutulong na sa inyo magtali. Ayan guys. Ganyan po yung ginawa natin ngayon sa mga susunod na gagawin natin. Kung susuportahan niyo po yung channel natin simula ngayon, mas marami pang matutunan, marami pa ako i-share sa inyo na alam ko. Puro experience lang to, kaya gusto ko rin sa inyo i-share para kung sakaling nawala kayo ng trabaho, ganyan-ganyan, pwede nyo maging sideline kahit sa kapit-kapit bahay nyo. Kaya lang, payo ko lang po sa mga waiter, kailangan masipag ka. Kasi pag tamad-tamad ka, ganyan-ganyan, hindi ka na ulit kukuhanin sa ibang catering. Hindi ko sinasabing ako masipag. Simple lang, okay na yun. Basta makilos ka, okay ka, pag good service, dadalin mo na rin yung cater nyo. Parang mabilis kayong magkakaroon ng tanggap, ganyan-ganyan. Ayun guys, salamat. Sana, supportahan nyo po yung channel natin na to dahil marami pa tayong pagkikwentuhan, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa ganyang art. Ako po ulit si Joey, yung waiter. Kalimutan i-like and share na rin and subscribe. Pindutin natin ng notification bell. Ganoon lang po, para magka-dire-diretso tayong magkaturoan, may ma-share ko sa inyo ito lahat. Lahat ng alam ko, gusto ko i-share sa inyo. Marami tayong alam, hindi lang dahil sa tela na yan. Mas marami pa, basta dire-diretso lang yung channel natin, yung pag-suporta nyo sa akin.
Dire-diretso lang. Yun lang po, magandang gabi. Good luck sa susunod nating episode 2. Salamat. Salamat guys. Thank you.